Yo, what's up sa inyo mga katrip? Magandang hapon sa ating lahat. For today's video mga katrip, nakikita nyo naman, ibang motor na naman ang gamit natin. So, itong video na to mga katrip, magre-review na naman tayo ng isang brand ng motor. Ayan, kung nakikita nyo. So, ngayon magre-review tayo mga katrip ng Honda Click 125i Game Changer. So, ito yung latest version ng Honda na 125. So, yung latest kasi is siya na yung game changer. Itong video na to, ibibigyan ko lang kayo ng konting review tsaka first impression ride about sa motor na to. Bago ang lahat mga katrip, kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe pag nagustuhan mo itong video na to, at pa-click mo rin yung notification bell para ma-update ka lagi sa mga susunod kong videos na i-upload. So, ayun mga katrip, samahan nyo ako, review natin itong motor na to para magkaroon kayo ng idea kung gusto bang kumuha ng ganitong motor na papasok sa budget ninyo. So ayun mga katrip, ibigyan ko na lang muna kayo ng montage sa motor na to. Alright! So mga katrip, ito nga pala yung Honda Click 125i Game Changer ng ating katrip na si Edward. Ayan, ayan. So bibigyan ko lang kayo ng konting review and specs about sa motor na to. So ayan, unahin natin dito sa kanyang handlebar mga katrip. So sa kanyang right side mga katrip, ito yung start button niya, push button, start button. Ayan, ayan. Tapos dito na sa kaliwa, ito yung high and low beam niya mga katrip. Tapos ito yung kakaiba sa Honda Click mga katrip sa mga usual na motor, na yung busina niya tsaka itong turn signal magkabaliktad. Ayan. So sa mga usual na motor kasi nasa baba yung busina, nandito sa gitna yung turn signal niya. So ayun mga katrip, nasa gitna yung kanyang busina, left and right turn signal. So ito kayong kanyang susian mga katrip. So ayan, dito tayo sa harap niya mga katrip, sa kanyang front tire. Ayan. So ito yung stock tire niya mga katrip. So anong brand ba na ito? FT Federal mga katrip. Ayan o, Federal yung kanyang brand. Tapos yung stock size nito 80x90x14. So ayan, Federal tire siya. So sa likod naman niya mga katrip, hindi na ito yung stock tire niya. So siguro ang stock tire nito is Federal din. So nagkwalita siya ngayon ng Pirelli Angel. Ayan. So ang sukat itong gulong niya, 180x14. Ayan. So itong Honda Click 125i ay 125cc na motorsiklo. Ito pa isa sa maganda sa kanya mga katrip. Ayan o, combi brake siya mga katrip. Pansinin ninyo, kung ibig sabihin ng combi brake, pag isa rin ginamit mo, automatic nagbe-brake na rin po konti-konti yung kabila. Ayun mga tripo. Pero ito, bibigayin ko itong kanan, lulubog yung kaliwa. Tingnan yun. Ayun o. Vice versa rin siya. Pag kaliwa pinagpreno nyo, tapos pipitikan nyo ng konti sa kanan, pumipreno na rin siya pareho. So, tingnan mo natin display niya. Ayan. So, ayan yung kanyang fuel gauge. Ito yung speedometer. May orasan siya. Ito yung total kilometers na nung tinakbo nitong motor. So meron siya ditong select. Ayan, makikita mo yung trip A,
trip B. Ayan yung kanyang average gas consumption. Ayan, 48.8 kilometers per liter. Sobrang tipid, di ba mga katrip? Ayan yung kanyang battery, 11.9 volts. Ayan. Ayan yung kanyang display. Digital na lahat mga katrip. So, papakita ko naman sa inyo yung laman ng kanyang upuan mga katrip. So, bago yung buksan, kailangan ito susi. Ipihit natin sa may tapat ng seat. Ayan. Kailangan natapat siya sa seat. Ayan mga katrip. Tapos pipindutin lang natin to. Kapindot. O, yan. Automatic na siyang bubukas. So, ito yung laman ng kanyang compartment mga katrip. Ayan, ang dami laman, no? Shout out sa... ang dami. So, tingin ko kasi dito isang full face na helmet. Ayan, napakalaki ng compartment niya. Tapos ito naman yung kanyang fuel gas tank. So, ang capacity ng fuel gas tank nito mga katrip is 5.5 liters. So, napakarami mga katrip. Pagkasara, gano'n lang din. So, ito mga katrip. Bibigyan ko kayo ng konting impression. Yan, pag dinadrive na itong Honda Click 125. So, testing natin siya ngayon sa traffic. So, ito. Medyo traffic na siya ngayon. So, sa mga singitan, okay naman siya. Ayan, sige. Try pa natin siya sumingit. Pero, sa mga marunong makakapalo nito, hindi ko naman kayo niikayat na sundin o gawin itong mga ginagawa ko, lalo na sa pagsingit-singit. So, drive at your own risk pa rin mga katrip, ha. So, ito. So, sa mga singitan, lalo na sa traffic, okay naman siya. Goods. Yan. O, di ba? Ayun, o. Napakadali lang siya isingit mga katrip. Napakagaan ng motor na to. Tapos yun yung sa shocks naman niya, sa play ng shock niya, for me goods naman. Ito, hanap tayo ng medyo lubak na daan. Ito, yun o. Okay yung play para sa akin, ha. Hindi siya matagtag, hindi siya katulad ng motor natin. Yung issue kasi ng motor natin is may lagutok talaga sa front shock. So, suspension nito maganda. So, braking system, maganda to mga katrip. Dahil combi brake siya. So, walang ABS tong motor na to mga katrip, ha. Ito yung combi brake lang siya. Alright, so, yan. Ikot muna tayo. So, sa speed, okay naman siya sa speed. Ano, once na pigay mo yung throttle, yan. Hindi ka naman niya bibitin, hindi niya ipapaya sa arangkadahan. Ayan mga katrip, kung nakikita niyo. Maganda rin siya bumigay. Yan. Very responsive din yung kanyang throttle. So, pag piniga mo, bibigay rin naman niya sa'yo yung power na gusto mo, na hinihingi mo. So, ayan. At ang isa pa sa maganda dito sa motor na ito mga katrip, advisable to, ano, kumbaga recommended for daily use. Kasi alam niyo naman, Honda Click, sobrang tipid sa gasolina nito mga katrip. Recommended siya for daily rides, for daily use. Dahil ito yung motor na sok sa budget, pwede mong pang all-in na hindi mabigat sa bulsa sa paggasolina. Dahil sobrang tipid na ito mga katrip. Fuel injected na nga pala itong motor ng ito mga katrip. So, talagang matipid siya sa gas. So, sa speed, okay siya. Yun o. Konting piga lang, talagang may hatak din tong motor na to. Sobrang sulit itong motor na to mga katrip. Napaka-comfortable o. Ito yung itsura ng pako. So hindi siya katulad ng mga ibang maxi scoot na naiunat. Pero, alam niyo lang, scooter, very comfortable. Diyan mo, stable ng kanyang steering. Kahit naka one hand lang ako,
Kasi ito yung body position ko pag nakaupo ako sa motor na ito, mga ka-trip. Ayan, ako nakikita nyo. Ayan. Very comfortable. So, hello mga ka-trip. Overall impression ko dito sa motor na ito. Goods na goods siya mga ka-trip. Para sa mga mahilig sa mga scooter, sa mga gusto magkumuha nitong 125 na Honda Click Game Changer, pwede ko siyang i-recommend sa inyo. Virang newbie, pang new beginner na bike. Dahil sulit para sa isang 125cc. So, ang price nito mga ka-trip, not sure kung magkano, pero ayan, ipa-flash ko na lang dyan sa screen kung magkano yung price na itong Honda Click 125i Game Changer. Ayan. Pero sa price niya na yan mga ka-trip, talagang sulit na sulit na kayo. So hello mga ka-trip, siguro hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo, ipakibigay nyo naman ako isang like, share, comment, and subscribe. At pakiclick nyo na rin yung notification bell para ma-update pa kayo sa mga susunod nating mga videos na i-upload dito sa ating channel mga ka-trip. So yun lang. So bago tayo magtapos-tapos, babalik ko na rin tong motor na to sa may-ari. Ayan, sa nagpahiram sa atin. So yung nagpahiram sa atin na ito mga ka-trip is ka-grab din natin. Solid ka-trip yan mga ka-trip yan. Solid ka-trip natin yung may-ari na ito. So sumahan nyo ko at ibabalik na natin tong motor na to. Shoutout sa'yo tol Edward sa pagpapahiram nitong motor na to. Kahit pa paano makatulong to sa mga viewers natin dyan na nagdadalawang isip kumuha ng ganitong motor. O yan, so nabigyan na namin kayo ng review about sa motor na to. Alright, so ito na, pabalik na natin. So siya nga pala yung may-ari ng motor na nirebuild natin mga ka-trip. So ayan, Pops, shoutout sa'yo. Thank you. So yun lang mga ka-trip.